Kumusta? Noy Pirikap ang inyong lingkod. Tulungan nyo naman ang mga kababaihang ito na na-stock sa itaas ng 2,000 talampakan na tore. Sila ay mahuhulog kung sila ay gagalaw habang natutulog. Ito ang pinaka-kapanapanabik na thriller noong 2022, ang The Fall. Si Anna, ang kanyang boyfriend si Jack, at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan si Fiona, ay hilig nila ang pag-akyat sa mga bato. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang kumalas ang lubad ng kanyang kasintahan noong sila ay umakyat sa isang bundok. Si Anna na nasasaksihan ang kamatayan ni Jack ay nawasak kaya tinigilan niya na ang rock climbing. Araw-araw, siya ay umiinom hanggang sa malasing. Siya ay sobrang naiinis sa mga payo ng kanyang ama. Pagkatapos ng isa pang pagtatalo sa kanyang ama, siya ay nagpasya na magpakamatay. Ngunit ang doorbell ay biglang tumunog habang kinukuha niya ang mga tabletes sa pagtulog. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Fiona, na hindi niya nasilayan ito sa loob ng mahabang panahon. Napag-alaman na ang kanyang matalik na kaibigan ay inaniyayahan pala ng kanyang ama. Ayaw ni Fiona na mas lalong malulumbay si Anna, iminungkahi niya ang pag-akyat sa inabando ng TV tower. Umaasa na tulungan siyang mabawi ang diwa ng tagapaghiganti at lakas ng loob. Sumang-ayon si Anna, inaasahan niyang magtapon ng mga abo ni Jack doon. Ang dalawa pagkatapos ay nag-impake at umalis. Nagmaneho sila patungo sa TV tower. Ang kanilang kotse ay hindi makapasok dahil sa harang kaya, kailangan nilang lumabas ng kotse at lumakad sa tore. Ang lugar na ito ay napakalayo at mapanglaw. Ang tanging mga nilalang na makatagpo nila sa daan ay ang mga buwitre na kumakain ng mga patay na hayop. Sa wakas ay nakarating sila sa tore. Ang 50 talampakan na lubad ay nakatali sa kanila. Dala ang kanyang backpack, sinimula ni Fiona ang pag-akyat at sinusundan siya ni Anna sa likuran. Sa nagliliyab na araw sila ay umakyat sa isang mahabang manipis na hole. Mas mapanganib pa ito nung sila ay umakyat sa natitirang 200 talampakan. Ang lumang tore ay bumigay. Ang mga bar ay patuloy na umaalog. Kailangan nilang umakyat sa hagdan sa labas ng tore. Sa pagtingin kay Anna na lalong kinakabahan, inalog ni Fiona ang hagdan upang mabaling ang kanyang emosyon. Ngunit hindi nila inaasahan na ang isang tornilyo ay bumigay. Sa wakas ay nakaakyat na sila sa tuktok ng tore. Tanaw na tanaw nila ang view mula sa itaas. Kinuha ni Fiona ang drone sa kanyang backpack upang kumuha ng aerial photos. Para sa kapakanan ng pagpasikat, sila ay sumabit mula sa tore gamit ang isang kamay upang kumuha ng litrato. Tumigil sa wakas ang buhay ni Anna na naninirahan sa nakaraan. Kinuha niya ang mga abo ni Jack at inihulog ang mga ito mula sa 2,000 talampakan na TV tower. Matapos nilang madama ang emosyonal na kaginhawaan, handa na silang bumalik. Ngunit nang kinuha ni Anna ang susunod na hakbang, ang itaas na bahagi ng hagdan ay talagang bumigay ng direkta. Ang buong hagdan ay nahulog sa ere. Si Anna ay nakabitin sa kalagitnaan ng ere sa pamamagitan ng isang lubod. Si Fiona sa tuktok ay pinipigilan ang lubod ng mahigpit at si Anna ay nakikibakas sa pag-akyat. Sa wakas, si Anna ay nakabalik sa itaas na palapag, ngunit wala na ang hagdan, walang maapakan upang makapunta sa labas ng TV tower. Ang kanilang backpack ay nahulog sa lupa at ang kanilang mga cellphone ay walang signal. Natagpuan lamang nila ang isang teleskopyo at isang flare gun sa itaas na palapag. Paano sila ngayon makakababa? Sila ay nagpasya na subukang makahanap ng isang cellphone signal upang maaari nilang gamitin ang text message na automatikong ipapadala upang tumawag para sa tulong. Una, gumamit sila ng lubad upang ibaba ang telepono. Ngunit ang lubad ay masyadong maikli. Pagkatapos ay binabalot nila ang telepono sa kanilang mga sapatos at medyas at inihagis ito mula sa TV tower. Habang naghihintay, nakita nila ang isang taong naglalakad sa ilalim ng tore sa pamamagitan ng teleskopyo. Ang tao ay nagsasalita sa telepono. Upang maakit ang kanyang pansin, inihagis ni Anna ang kanyang sapatos. Ngunit kinuha lamang ng lalaki ang sapatos ni Anna at iniwan sila. Tumalikod siya at umalis. Nakita nila ang lalaki na naghahanda ng barbecue sa kanyang RV sa gitnang distansya. Kaya sila ay nagpasya na maghintay hanggang sa ito ay dumilim at kinalabat ang flare para sa tulong. Ang kislap ng liwanag ay nakakuha ng pansin sa lalaki. Ikinaway ni Fiona ang kanyang cellphone na umiilaw. Sa wakas ay nakita ng 2 lalaki ang mga batang babae sa TV tower. Nagtungo sila sa kotse ni Fiona. Sinusubukan nilang nakawin ang kanyang kotse. Nakikita na ang 2 kotse ay papaalis. Si Anna at Fiona ay naging desperado.
Ang kadiliman ay ganap na bumalot. Ang babaeng ito ay desperado para sa kanyang buhay. Kinuha niya ang lubad gamit ang isang kamay. Ang kanyang buong katawan ay nakabitin sa 1,000 talampakan sa ere tulad ng Tarzan at Chetae. Inaabot niya ang kanyang backpack sa malayo. 24 na oras ang lumipas. Tila ang cellphone na pinalaman sa sapatos ay tuluyan ng nasira at hindi ito nagtagumpay sa pagpapadala ng signal ng pagkabalisa. Kaya nagpa siya si Fiona na bumaba at kunin ang nahulog na backpack. Ang lubad ay hindi sapat. Kinailangan tanggalin ni Fiona ang lubad sa kanyang baywang. Kinuha niya ang lubad gamit ng isang kamay. Pagkatapos idinuyan niya ang kanyang sarili tulad ng Tarzan at Chetae. Matagumpay siyang nakarating sa satellite pod. Pagkatapos niyang makuha ang backpack, ang susunod na problema ay kung paano bumalik. Si Fiona ay kumanta ng uhaw upang aliwin ang kanyang sarili. Gumamit siya ng stick upang isabit ang backpack sa lubod. Pagkatapos ay tumalon siya at kumapit sa backpack. Siya ay biglang nahulog nung siya ay nangalahati na sa hagdan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang nasalo ang lubod, ngunit ang kanyang kamay ay nasugatan. Kinailangan niyang umasa kay Anna na hilahin siya. Nakikibaka si Anna upang hilahin ang lubod. Sa wakas ay nakarating si Fiona sa tuktok kasama ang kanyang backpack. Ginamit nila ang isang lapis ng kilay upang isulat ang isang mensahe ng pagkabalisa at ikabit ito sa drone. Ang drone ay handa nang lumipad patungo sa hotel. Ngunit bago ito makalampas sa guardrail, ang drone ay nalobat. Kinailangan nilang kunin ito. Sa gabi, binangungot si Anna. Natagpuan niya si Fiona na patay sa tabi niya. Nagising si Fiona at inaliw siya. Tumingala si Anna at nakita ang isang kumikislap na ilaw. Bigla, naalala niya na tinuturuan siya ni Fiona na maaari niyang alisin ang bomb ilia upang kargahan ang baterya. Kaya naghintay siya hanggang madaling araw. Si Anna ay umakyat sa tuktok dala ang charger at ang drone. Hawak niya ang poste ng mahigpit. Inalis niya ang bomb ilia at isinaksak ang charger. Ang drone ay matagumpay na nakargahan. Ngunit mahabang panahon para sa mga selula na ganap na makargahan. Si Anna ay nasugatan at nagdurugo ang hita na nakakaagaw pansin sa mga buwitre. Sila ay lumilipad sa paligid ni Anna na sinusubukang atakehin ang kanyang hita. Muli, ang backpack ay nahulog. Hindi nasalo ni Fiona ang backpack. Ang drone sa wakas ay ganap na nakargahan. Si Anna ay bumaba at huminga ng malalim. Nagkaroon pa ng ilang oras bago nila ipapalipad ang drone. Tiningnan ni Anna ang kanyang ama sa screen ng kanyang telepono sa panahon ng pahinga. Pinagsisisihan niya ang ginawa niya. Sa isang pagkakataon, nakita ni Anna ang tato sa paa ni Fiona at nalaman na ang kanyang kasintahan na si Jack ay may relasyon sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Para sa kapakanan ng kanyang kasintahan, nasasaktan niya tuloy ang kanyang ama. Nauunawaan na niya ang pagmamahal ng kanyang ama para sa kanya. Habang nakipag-usap siya, si Anna ay nalingat sa sarili. Lubos niyang sinusubukan upang panatilihing gising ang sarili. Ito ang pinakaabalang oras sa araw na ito doon sa hotel. Pinalipad ni Anna ang drone patungo sa hotel gamit ang remote control. Sa oras na ito, nakatawid siya sa bakod. Noong tatawid ito sa kalsada, dumating ang isang malaking truck at nasagi ang drone ng husto na bumagsak sa lupa. Lumabas ka ng truck. Ang driver ay tumingin dito at iniwan. Sa muli, ang Diyos ay naglalaro na naman ng malupit na joke. Ang isang babae ay na-stalk sa 2,000 talampakan sa ere. Ang mga buwitre ay umaaligid at pinagpiestahan ang kanyang hita. Ngunit pagkatapos ay biglang binuksan niya ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang buwitre sa tuko nito at inuntog ito sa tore. Pinatay niya ang buwitre. Pagkatapos ng isang masarap na kainan, siya ay nakatitig sa kanyang matalik na kaibigan. Ang drone ay nag-crash. Sa muli, ang kanyang mga pag-asa ay lumabo. Sa pagtingin sa madilim na mga ulap na parating mula sa malayo, nagpa siya si Anna na kumuha ng pagkakataon na gamitin ang kanyang telepono. Naitapon na niya ang kanyang sapatos. Lumingon siya kay Fiona at nakiusap para sa natitirang bahagi ng sapatos nito. Ang mukha ni Fiona ay nagsimulang kumalat na ang dugo. Sinabi niya na hindi niya maaaring ibigay ang sapatos. Sa wakas natanto ni Anna ang malupit na katotohanan. Nang bumaba si Fiona upang makuha ang kanyang backpack kamakailan, siya ay nahulog sa agarang kamatayan doon sa satellite pod. Nang maglaon, si Fiona ay isang kathang-isip ng imahinasyon lang pala ni Anna. Dito na buong bumagsak si Anna. Humiga siya sa tuktok ng TV tower na kumakapit sa poste. Pinapanood niya ang video ng kanyang ama sa screen at siya ay napaluha. Ang isa pang gabi ay lumipas, ang isang buwitre ay dumapo at nasarapan sa hita ni Anna. Si Anna na nawala ng malay, ay dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata.
Simula na naman ng panghahanting, hinablot niya ang tuka ng buwitre sa kanyang kamay at inuntog ito sa tore. Ang buwitre sa lalong madaling panahon ay tumigil sa pakikipaglaban. Pinunit ni Ana sa kanyang mga kamay ang karne at isinubo ito sa kanyang bibig. Dapat niyang palitan ang kanyang lakas. Sa susunod, nagkaroon siya ng bagong layunin. Siya ay nakatali sa lubad at bumaba sa katawan ni Fiona. Kinuha niya ang sapatos ni Fiona, pinalaman ang kanyang cellphone sa loob at pinalaman ang sapatos sa kanyang mga damit. Sa huli, itinulak niya ang katawan ni Fiona pababa ng tore. Sa kabilang panig, ang ama ni Ana ay naghahanap ng kanyang nawawalang anak na babae. Matapos matanggap ang paunawa ng pulis, nagmamadali siyang pumunta sa TV Tower. Ang cellphone na inihagis ni Ana ay sa wakas matagumpay na naipadala ang signal ng pagkabalisa. Niyakap ni Ana ang kanyang ama ng mahigpit pagkatapos ng sakuna. Sa wakas ay natanto niya na walang sinuman sa mundo ang nagmamahal sa kanya ng higit kaysa sa kanyang mga magulang. Dahil ang buhay ay masyadong maikli, kailangan mong ibuhos ang lahat sa bawat segundo. Gumawa ka ng isang bagay na mararamdaman mong ikaw ay buhay na kung saan ito lamang ang tanging paraan upang mabuhay ng isang makabuluhang buhay. Sa huling eksena, sinabihan si Ana ng kanyang ama na, "Ano, uulitin mo pa ba? Joke lang."